Pinaiimbestigahan na ng MMDA ang napaulat na pagdaan ng isang mambabatas sa EDSA busway. Ito ay matapos almahan ni Senador Bong Revilla ang pagdawit sa kanyang pangalan. Git ng Senador, malisyoso ang ulat lalo't hindi naman anya siya dumaraan sa EDSA busway. Ang seto ng balita mula kay Karen Villanda live. Angelique, pinagsusumite na ng spot report ni MMDA Task Force Special Operations Chief Colonel Bong Nebrija ang traffic enforcer na napagsabihang si Senator Bong Revilla ang sakay na kanyang minamanehong sasakyan na nagdaan kanina sa EDSA busway. Paimbestigahan ng MMDA ang paggamit umano sa pangalan ni Senator Bong Revilla ng isang driver na dumaan sa EDSA busway kaninang umaga. Paliwanag ni Nebrija, tumawag ang kanyang enforcer na may operasyon sa Mandaluyong at may nahuli umunong sasakyan na dumaan sa busway sakay ang isang senador. Yung dumaan na convoy, pinara sa busway. Then, chinek, ano ba kayo? Government ba kayo and all that? So sinabi nila, sakay namin, ito sinabi ha, I am still asking my enforcer to make a report. Nandun ako sa area but I'm out. Away from that spot. So ngayon, sabi niya, Sir Bong, may yung convoy po na pinapara nyo kanina kasi may dumaan eh. So pinara namin sa busway. Yung pinapara nyo pong convoy kay Senator Revilla. Sabi ko, nandiyan ba si Senator? Yes, sir. Then let him go. Pero sa pahayag ng Senador, mariin niyang itinatanggi ang malisyoso aniyang parata na nahuli siya sa EDSA bus carousel. Aniya mula sa south ang kanyang biyahe patungo sa Senado araw-araw. Skyway rin ang kanyang dinadaanan kapag may pupuntahan naman patungong norte. Kaya man walang posibilidad na dumaan siya ng EDSA sa Mandaluyong. Hinamon din ng Senador ang MMDA na dapat sana ay ginawa ang kanilang trabaho na tikitan ang lumabag. Pagpapaliwanagin din niya ang ahensya sa umunoy paninira sa kanya. Sa isang panayam sa radyo, sinabi rin niyang ipaparekol ang pondo ng MMDA sa Senado. Sagot naman ni Colonel Nebrija, huwag naman sanang umabot sa ganito dahil judgment call naman niya ito at huwag nang idamay ang ahensya. Sana naman hindi ano, kasi if there was a mistake in the enforcement, hindi tao lang naman tayo nagkakamali rin tayo. It was not the purest of intention na siraan si Senator Bong Revilla. Pasensya na po, Senator, hindi po namin intention yun na siraan ka. Just that it was the your name that was mentioned, you know. Eh ngayon, ipa-find out po namin, nandito po sa amin yung mga plate number, kung kanino po nakarehistro, bakit ginagamit po yung pangalan nyo. Humingi po kami ng pasintabi, paumanhin na po sa nangyaring ganito. Dahil hindi naman po namin naisiraan. Actually nga, sinabi ko nga na hindi namin hinuli out of courtesy, eh, di ba? Hinuli namin yung iba, yung dalawang alina na walang yung principal to, hinuli namin. Richard Gomez daw, Congressman. It is the courtesy that we gave them. Diba? Natikitin. Ngayon pala, mahirap pala na magbigay rin ako ng courtesies na ganyan. Ako pa mapapahama. Angelique, hindi pa malinaw kung protocol plate o regular plate nga ba yung gamit ng driver na nagdawit kaya Senator Bong Revilla, no? Pero yan ay mapapatunayan once na makalap na nga yung mga video at mga picture ng operation kanina ng MMDA. Angelique. Okay, sandali, Karen, na medyo umiinit lang ang kalooban ng mga tao dito sa studio. Okay, yung bang driver natiketan nung nabanggit kahit na nabanggit ang pangalan ng senador? Yes, Angelique, actually hindi siya natikitan dahil sa paliwanag nga ni Colonel Nebrija, no, ay bilang kortesiya na nalaman nila na sa loob ng sasakyan ang mambabatas ay hindi na nila ito tinikita na. Angelique. Okay, ito tanong ng mga motorista, lalo na yung mga naiipit sa EDSA, no, sa tindi ng traffic dyan. Hindi daw ba unfair na payagan ng mga senador at sabihin natin, iba pang mga mambabatas na dumaan sa busway, ano ba talaga ang protocol dito?
Yes, Angelic, alam mo, hindi lang isang sasakyan na mambabatas ang nahuli kanina sa EDSA busway. Mayroon ding dumaan na protocol plate, naka-protocol plate, no, na pagmamay-ari umano ng isang congressman. Pero nantignan ng mga enforcer ay wala naman sa loob ng sasakyan ang mambabatas, kaya naman tinikitan yung driver. Ang maaari lang, Angelic, na dumaan sa EDSA busway ay yung mga government-marked vehicle na law enforcement agency, pati na rin yung may mga emergency services. Ngayon, yung nangyari kanina, ayon kay Colonel Nebrija, ay nagbigay nga sila ng kortesiya, no, doon sa mambabatas dahil baka nga naman daw ay nagmamadali patungo ng Kongreso. Angelique. Alright, maraming salamat sa iyo, Karen Villanda.